Jeremiah chapter 13. Imagine ninyo, talagang nanalangin ako sa Panginoon na ibigay sa akin yung message. Umalis kami ng bahay. Wala talaga eh. Marami akong gustong sabihin, marami akong gustong iwasan. At hindi pa rin, ano? Nagbasa ako kanina from Jeremiah chapter 7. Bago ako tumayo, dumating ako sa chapter 13. Adi, chapter 13 tayo. At alam niya, minsan yung sensitivity to the leading of the Holy Spirit, sometimes, ano yan eh, hindi sometimes, talagang every time you yield to the leading of the Holy Spirit, it's always productive, ano, it's always a blessing. Parang kahapon, pinost ko yung condition ng langis ko, ano, at sa akin, eh, babiyahe pa ako, gagamitin ko pa, ano. Bukas kasi meron kaming biyahe papunta sa Isabela, that is almost 400 kilometers. Then from Isabela, hindi ko alam kung ano magiging route namin, pupunta kami ng Baguio, eh sarado Cannon Road. So hindi ko pa alam, ano, from Isabela to Baguio, saan kami dadaan. Ano? At from Baguio, bababa kami for me to speak sa missions conference sa anniversary ng isang local church sa Pampanga. Kanya sa darating na linggo wala ako. At tinignan ko yung langis ko by inspection. Sa isip ko pwede pang hanggang makabalik ako, ano. May nag-comment na friend ko sa Facebook, pero hindi kami ganun ka, ano, ka-close. Sabi niya, Pastor, change oil ka na. At tanong ko si Joseph. Si Joseph naman, hindi rin makapagsabi. Ano. Tanong ko kay Axel, sabi ni Axel, magpa-oil change na po kayo kasi talagang ang synthetic 10,000 lang yan eh. Eh, nasa 13,000 plus na kayo eh. Ano? So, mga consideration, yung oil filter, siyempre, naka-design yun sa ano. So, mag-aalas stress na. So, tanong-tanong ako sa mga kontak ko na shop kung maa-accommodate pa ako. Sabi, pag nandito kayo, sir, ng alas 4, tapos yan. Eh, yung konta ko na yon, eh medyo, ano talaga siya, it is a repair shop para sa mga four-wheel drive. Ano? Kanya lang, 10,000 plus PMS lang. 10,000 plus. Marami naman silang che-checkin, pero check, hanggang check lang. Siyempre, pag chinek na kulang, dadagdagan, babayaran mo yon. Pagka chinek na may adjustment, babayaran mo yon. So, check lang naman, marami. Ano? 10,000. Sabi ni Axel, mahal yan, sir. Punta na lang kayo sa Shell or sa kung saan. So, ayun nga. Nag-message naman ako kay Doc Edwin Limbaga kasi langis niya yung ginagamit ko. Eh, hindi naman nakasagot kaagad. No? Kasi nasa Maynila pala, nagda-drive. Kasi kulang na yung aking ano, yung ion spec, yung langis na ginagamit ko. To make the long story short, pumunta ako sa ano, sa Shell na hindi ko alam na matagal na palang merong magandang langis sa Shell. Yung kanilang 0W40. Zero kasi yun ang maganda sa cold starting kahit saan ka, basta't malamig. Okay yan. Tapos 40, yun yung ano, operating temperature. Mas mataas yun kaysa sa gamit kong dating 30 lang. So, kahit na talagang sa disyerto ng Sahara ka magpunta, palagay ko pang pa-function siya.
So, nagpa-oil change ako at ang ginastos ko 6,000 lang from 10,000. Tingin ko I have a better oil, ano. Then pagkatapos sumagot si Edwin gabi na. Ano sabi niya paano ka na pa oil change ka na, ano? Eh ganyan lang tapos na kasi hindi niya alam na kanya ako nagtatanong sa kanya kasi kulang nga 4 liters na lang yung ano ko, parang kinakailangan kong pagbalik na lang ba or whatever. So at least sinunod ko kanya ngayon, babiyahe ako ng merong confidence, ano, na ang sasakyan hindi mag-i-stalled, ano. Kaya tanong ko dun sa mekaniko kahapon, yung bang mga modernong sasakyang ganyan, pagkabarado na yung oil filter, mag-a-appear ba sa dashboard yung ano, warning? Sabi niya, siguro naman sir. Sabi ko, kasi lagpas na ng 3,000 yan eh. Siguro hindi pa barado yung ano, no? Hindi pa barado yung oil filter, ano? Kasi wala pa naman siyang warning. Pero bakit aantayin pa mag-warning, ano? So tama nga naman, 10,000 lang, huwag mo na sobrahan. All right. So punta tayo sa Jeremiah chapter 13. At dati na natin ito nababasa, kanya lang hindi pa natin nabibigyan ng pansin, ano po. Kagaya ko rin naman na kanina ko lang ito nadaanan dyan, ano, kanya wala pang masyadong mark eh. Alam niyo, hindi ko alam na yung palang pagmamarka ko, mako-close up niyo ba? Yung pagmamarka ko pala ng Bible ko, mako-close up niyo? Okay. Yan, yung pagmamarka ko pala ng Bible ko, eh, ano pala yan? Rightly dividing the word of truth. So, kanya, yung 2 Timothy chapter 2:15 na, study the word of God, ano yung sabi doon? Study to show thyself approved unto God, the workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Eh, matagal ko na palang ginagawa. Ano? Kasi, yung mga pagkulay na yan, eh ano yan, pag-break. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Papakita ko sa inyo. Na. Marami kasi, di ba? Tsaka na lang. Ay, ano, ngayon ko lang napagtanto na ano, na a means or a way for me to rightly divide the word of truth. Ano po? Kasi yung mga paraphrasing lang, minsan pag binasa mo ng buo, hindi mo makukuha eh, unless you break it down to word or phrases or whatever. So, tingnan nyo sa Jeremiah chapter 13. Nag-uusap ang Panginoon at saka si Jeremiah concerning the will of God for Israel. Remember, Jeremiah is the prophet of God for, tingnan nyo sa Jeremiah 1. Jeremiah 1. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, and he was the king of Judah. In the 13th year of his reign, it came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zadok, the son of Josiah, king of
Judah. Participate po kayo kasi this is a Bible class. At mare-retain yan. Maniwala kayo mga kapatid. Mare-retain yan sa isip nyo pagka nag-participate kayo. Unto the carrying away of Jerusalem captive into the fifth month. Then the word of the Lord came unto me, saying, before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee to be a prophet unto the nations. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. And but the Lord said unto me, say not, I am a child, but thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee, to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And behold, and the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Siya na ang spokesperson ng Panginoon. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out, to pull down, and to destroy, and to throw down, and to build, and to plant. Ano pa? Now, itong panahon na ito ay divided na ang Israel to the northern tribe or northern kingdom and the southern kingdom. Northern kingdom ay yung 10 tribes. Ano pa? At yung southern kingdom ay yung 2 tribes, Judah and Benjamin. Sa palagay ninyo, si Jeremiah ay prophet to what? Southern or northern kingdom? Ha? Prophet siya kanino? Kung divided na ang Israel to southern and northern. Saan siya propeta? He is a prophet to the tribe of? Eh, binasa natin kanina, di ba? Puro Judah yan. Alright. So, siya ang ano ang prophet ng Panginoon to specifically to the tribe of Judah. Pagka sinabing Judah, that is the tribe of Judah and Benjamin, 2 tribes. Alright. So, maliwanag po yan. Ano pa? So, balik tayo sa Jeremiah chapter 13. Sabi rito, thus saith the Lord unto me, go and get thee a what? A linen girdle. Ang pamagat ng ating pag-aaral ay the parable of the linen girdle. The parable of the linen girdle. Sabi ng Panginoon sa kanya, get thee a linen girdle and put it upon thy loins and put it not in water. So, ano yung pinakuha sa kanya ng Panginoon? A linen girdle. Ano ba yung linen sa Tagalog? Pag hindi siya cotton eh, no? Ano yung katcha? Oo, ganun. Ano? Linen girdle, katcha. Put it on thy loins, kasi girdle yan eh. Okay? So, gamitin mo parang ano ba tawag doon sa baby yung nilalang bigkis. Ano? Ibigkis mo, ano? Parang, kumbaga parang sinturon, ano? Ganyan, loins. Put it not in water. Ibig sabihin, it is a dry linen girdle. Okay. So, ang sabi dito, verse 2, so I got a girdle according to the word of the Lord and put it on my loins. And the word of the Lord came unto me the second time, saying, take the girdle that thou hast got, which is upon thy loins, yung nakabigkis sa iyo. Arise, go to Euphrates, and hide it there in a hole of the rock. So I went and hid it by Euphrates, as the Lord commanded me. And it came to pass after many days that the Lord said unto me, arise, go to Euphrates, and take the girdle from thence,
which I commanded thee to hide there. Then I went to Euphrates and digged and took the girdle from the place where I had hid it, and behold, the girdle was what? Marred, and it was profitable for nothing. Yung Euphrates River yun eh. Okay? So, by the bank of the Euphrates, ay pinaghukay siya ng Panginoon at doon niya tinago. Remember, the girdle was dry. Ano? Kung yan ay dry, eh, matagal masisira yun. No? Pero dahil ibinaon sa isang lugar na moist, malapit sa ilog. Ano? Sabi ng Bible, after many days, the girdle was marred and it was what? Profitable for nothing. Then the word of the Lord came unto me, saying, thus saith the Lord, after this manner will I mar the pride of Judah. Why the northern tribe? Because si Jeremiah is a prophet to the southern tribe. Okay. Kanya nga makikita natin, sa kanya niya sinabi na, tingnan mo itong northern tribe. Nakita na nila kung paano ko pinarusahan yung northern tribe. Eh, hindi pa rin natuto. Ano? Ginaya pa. Kanya sabi ng Panginoon, mas patatawarin ko pa yung Israel kaya sa kanila. Ano? Yung northern tribe. So sabi dyan, after this manner will I mar the what? The pride of Judah and the great pride of Jerusalem. Because Jerusalem is the capital city or the center of the southern tribe. Ano po? Look at verse 10. This evil people which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods to serve them and to worship them, even be as this girdle which is good for nothing. Remember, after many days, nung binalikan ni Jeremiah, hinukay niya ulit, na-unearth niya yung dating girdle na nakabigkis sa kanya, profitable, ano po, usable. Eh ngayon, ang sabi ng Bible ay good for nothing. Yun ay ginamit ng Panginoon na isang illustration how he would punish the kingdom of Judah. Ano po? Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Bible, ito ang tingin ng Panginoon sa Judah. Evil people which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods to serve them and to worship them, shall even be as this girdle which is good for nothing. That's how, sabi ng Panginoon, he will mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. Bakit sinabing pride of Judah and great pride of Jerusalem? Kasi nga, between the two kingdoms, eh, talagang favored sila. Ano po? Favored sila. At mula sa Judah, ay maaring they know of the prophecy na ang Messiah manggagaling from the tribe of Judah. Ano? So marami silang mga peculiarities na brought them pride. Ano po? Kaya sabi doon, I will mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. You know, because of all the cities of the world, Jerusalem was the chosen city. Ano? Pag sinabing Jerusalem, that is the reference of the world. Ano po? So, Jerusalem. Look at verse 11. For as the girdle cleaveth to the loins of a man, so have I caused
to cleave unto me the whole house of Israel and the whole house of Judah. Of course, pinili ng Panginoon ang Israel, united nation pa sila, ano? O united kingdom pa sila. Ano? Pero ngayon, binabanggit na ng Panginoon dahil divided kingdom na nga, meron ng Israel, which is the northern kingdom, at meron ng Judah, which is the southern kingdom. Sabi ng Panginoon, at the beginning, I have caused to cleave unto me the entire nation, the whole house. Are you with me? Sabi niya, say the Lord, that they might be unto me for a what? For a people, for a name, and for a praise, and for a glory. What's the last phrase? But they would not hear. Kanya makikita natin na ipinakita ko sa inyo last week, ano po, kung hindi tama, last week, Tuesday, wherein I dwelt on Jeremiah chapter 7, na kung saan talagang may plano ang Panginoon sa Israel. Kanya lang, hindi nga sila nakasunod, ano po, ang plano ng Panginoon, that they might be unto me for a what? For a people, a chosen nation of God. Na mula sa kanila, ang lahat ng mga bansa ay kanyang pagpapalain. At mula sa kanila, ang lahat ng bansa ay makakakilala sa Panginoon. At mula sa kanila, ang lahat ng bansa ay dapat maging masunurin sa Panginoon. Pero what happened? Ano po? It was contrary to what the Lord purposed it to be. Tingnan po ninyo, yung last verse na kung saan tumigil tayo nung nakaraang Tuesday. Ano sabi sa Jeremiah chapter 7, verse 27? Jeremiah 7, verse 27. Ang sabi diyan, therefore. Mga kapatid, nasa Bible class tayo. No? Pagka nakakita kayo sa anumang bahagi ng scripture na salitang therefore, ay para maunawaan ninyo kung ano yung tinutukoy doon, it is a prerequisite na basahin nyo yung mga naunang mga verses. Pataas, pabalik. Ano po? Kumbaga, tawag natin dyan, back read. Okay? So, kung verse 27 yan, na meron therefore, babasahin nyo from 26 pabalik. Kung yan ay chapter 7, baka kinakailangan bumalik kayo ng chapter 6, chapter 5. Depende, hanggat hindi nyo nakikita, bakit nag-conclude? Kasi yung salitang therefore is a conclusion. Ano pa? Now, therefore, thou shalt speak all these words unto them. So, yung mga nasabi ng bago dumating yung verse 27, ang utos ng Panginoon kay Jeremiah, ay sabihin mo ito sa kanila. Pero, ang Diyos na ang nagsabi na, but they will not hearken to thee. Thou shalt call unto them, but they will not answer thee. Okay? Bakit sinabi ng Panginoon yung ganon? Kasi, ang pinakamalapit na babalikan natin ay yung verse 23. Pero mayroong mga talata dyan na sabi ng Panginoon, maaga akong nananawagan sa inyo. Okay? Pero hindi kayo nakikinig. Ano? Ako ay nakikiusap, pero hindi kayo tumutugon. Ano? Yan ang sabi ng Panginoon. Ano? Kinakausap niya ang kanyang bayan. Pero ang pinakamalapit na babalikan natin ay itong verse 23. Sabi rito, but this thing commanded I them, saying, ano sabi ng Bible? Nagbigay siya ng kautusan. At ang sabi ng Panginoon, obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people. Sabi ko sa inyo last week,
ang pangako ng Panginoon sa Old Testament for Israel, maging ang mga pangako ng Diyos sa New Testament are all conditional. Ano pa? Kahit na ang salvation is conditional. Yes, it's by grace, pero the prerequisite for us to avail of that grace is faith. Believe on the Lord Jesus Christ. Are you with me? Okay, so hindi ko muna tatalakayin yan ngayon, ano, sapagkat antayin natin si Dr. Edwin Limbaga. He promised his crowd na he will discuss this coming Monday yung tinatawag na faith in Christ at saka faith of Christ. Ano po? Now, wag niyong minosin, ano, na it's just not a matter of preposition. Okay? Na-demonstrate ko na dati dito yan. Ano? Kung naalala nyo, si John ata yung kasama natin at saka si Jojo, eh, no? Yung dinala natin yung faith in Christ at saka faith of Christ. Ito si Kristo. Siya yung propitiation ng ating kasalanan, ng kasalanan ng buong sanlibutan. Nung ginagampanan niya yung kalooban ng Panginoon, that was the faith of Christ. Okay? So yun ang magsasatisfy doon sa demands ng Panginoon. At dahil yun ang magsasatisfy ng demand ng Panginoon, tayo doon sumasampalataya sa ginawa na yun ng Panginoon Kristo. Ang tawag doon, faith in Christ. Okay? Kaya tayong makasalanan ay may pananampalataya kay Kristo. At yung ginawa ni Kristo, ang tawag doon, na tumugon sa kalooban ng Panginoon, ay faith of Christ. Mga kapatid, ganyan lang po kasimple, huwag nyo nang pahirapin. Ha? Right. It's not just a matter of preposition. All right. Now, huwag na muna natin i-discuss ang grace sapagkat sa Truth Agent class ay meron akong assignment na kayo ay gagawa ng inyong term paper with all the verses that I will provide you for you to make a term paper. What is that grace referring to the salvation that God is offering to us? Anong ibig sabihin nun? Ano pa? So, pagka tayo ay research research and graduate school system, talagang ang mga estudyante natin ay will do a lot of study and research works, ano po, para makakomply tayo. Wala tayong problema kahit saan kayo mag-research, ano po. Basta ang mahalaga, you will come up with a conclusion that is in consonant with the Word of God. Are you with me? Kasi yung binabasa nyo, sulat ng tao yan. Are you with me? Pero yung sinulat ng tao, dapat nakabatay sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi yung sinasabi ng tao na sinulat niya sa aklat, kahit na napakagandang aklat niyan, kahit na bestseller yan, pag hindi na yan sumang-ayon sa Word of God, apostasy yan. Naunawaan nyo mga kapatid? So, hindi, dapat maging maingat tayo. Ano? Noon, sinasabi ko na you may read many books, pero sabi ko, dapat malaman ko muna kung ano yung binabasa nyo. Hindi na ngayon. Bakit? Kasi, biro mo, 10 tao lang para magsabi na, Pastor, babasahin ko ba to? Di 10 aklat yung babasahin ko para malaman ko. Are you with me? Ah, hindi na. I will not be here forever, but the Holy Spirit is here. And the Word of God is constant. Kanya, dapat matuto tayo paano balansyahin ang salita ng Diyos sa aral ng tao. Alright. Ano sabi niya dyan sa verse 23? Obey my voice. Pag sumunod kayo, sabi ng Bible, I will be your God and you shall be my people. So that's condition. That's conditional. Are you with me? Hindi magiging isang bansa
na para sa Panginoon ang Israel without what? This condition. I command, I give the command, you obey. Jeremiah 13. Yung girdle, eh, profitable lang at hindi masisira hanggang nasa loins ng ano. Diba sabi niya, yan ang plano ko for Israel, United Kingdom, na dapat naka-cleave unto me. Are you with me? Kasi disobedience will separate you from God. Are you with me? Alright. Ano sabi dyan? And walk in all my ways that I have commanded you, that it may be well with you. Now, again, nasa progressive study tayo. Ano po? Ang sinasabi ko, kung kayo ay maniniwala sa dispensation, of course, the Old Testament is before the death of Christ. And before the death of Christ, anong scripture lang available? Of course. May alam ba sila sa alam natin? Wala silang alam. Sa kung ano man yung alam natin ngayon, na tayo ay meron ng kompletong Bible. Naunawaan niyo mga kapatid, huwag tayong magtalo-talo dyan, ha? Dispensation na pinag-uusapan natin. Kanya, kung ikaw ay Old Testament saint, ito ka, walk in how many? Look at your Bible. Walk in how many? All the ways that I commanded you. All known commandments. Kanya hindi talaga sila pwedeng humiwalay sa utos ng Panginoon kasi all. Yan ang dispensation nila eh. Hindi ka pwede lumabag dyan. Yan ang utos eh. Yan ang condition eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Alright? Walk in all the ways that I have commanded you. Anong condition pagka nagawa nila? That it may be well with you. It may not be well with you if you obey partially. You must obey completely. Paliwanag po ba mga kapatid? O, papipiliin ko kayo. Kung meron tayong karapatan, bumalik at makapili ng dispensasyon na saan tayo mabubuhay. Saan mo gustong mabuhay? Sa panahon ng Old Testament na ito yung kondisyon o sa panahon natin ngayon? Abay, baliw ka kapag gusto mong bumalik doon. Naunawaan mga kapatid. Kasi kahit na si James nagsasabi, sa sampu pa lang ha, sa sampu pa lang, eh hindi naman sampu lang ang utos ng Panginoon eh. Sa sampu pa lang, masunod mo yung siyam, tisod ka sa lahat. Are you with me? Napag-aralan natin Ezekiel 18, nag-workshop pa tayo dyan. Unawaan niyo mga kapatid, Ezekiel 18. Ang repentance ay talagang kompletong pagtalikod sa lahat. At nabasa natin doon na merong kondisyon na sa iyong pagtalikod, di matagal ka na nakatalikod, ano? Natalikuran mo na lahat yung mga kasalanan mo. At habang naglalakad ka, natisod ka. Sabi ng Panginoon, lahat ng ginawa mo, limot na. Simula ka ulit sa dati. Brad, gusto mo mabuhay sa ganung panahon? Opa. Mauubos pati bumbunan mo. Alright? Pagka ganun ang sitwasyon. Unawaan niyo mga kapatid. Kanya, maaring bago sa pandinig, pero matagal na nakasulat eh. Matagal na po nakasulat. Naunawaan niyo mga kapatid, we just need to rightly divide the word of truth. Sapagkat sa panahon natin ngayon, we are under the dispensation of grace. At ang grace is not work. And work is not grace.
pag hinaluan mo ng kaunting work ang grace, makokontaminate siya, hindi na siya grace. Naunawaan niyo mga kapatid, hindi yan ang subject natin ngayon, ha? Pero sinasabi ko sa inyo, yan ang kondisyon noon. Ano? Sabi ng Bible, verse 24, but they hearkened not. 7:24, but they hearkened not, nor inclined their ear, but what? Walk in the counsels and in the imagination of what? Their evil heart, and went backward and not forward. Alam niyo, pagdating sa Panginoon, talagang ang gusto niya, parating forward. Kanya nga sabi niya, huwag kang titingin sa kaliwa o sa kanan. Bakit? Ang gusto niya, nakadiretso lang ang tingin mo. Undistracted ang ibig sabihin nun. Let your yea be yea and your nay be nay. Pakihanap nga sa Exodus 14, yung command ng Panginoon kay Moses that Israel go forward even when there seems to be no way. Mga kapatid, tandaan natin, ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin ng mga practical na bagay. Okay? And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go what? Ito yung panahon na nakaalis na sila sa bondage in Egypt. Nandoon na sila sa lugar na before them was the Red Sea. On the left side probably is yung dead end, yung bundok na dead end, dinala sila ng Panginoon doon. Kasi nga, nabalitaan ng mga Egyptian, they are in a dead end. Hindi na sila makakalayo, so habulin natin. So nandun sila na kinakailangan nila mag-U-turn. Ano? So habang nag-U-turn sila, nakita nila ito na yung mga rushing chariots of Egypt. Before them the Red Sea, dead end, and then the uncertainty of wilderness. Nandoon sila. Okay? So sa likod nila, the rushing mighty armies of the Egyptians, dead end, uncertainty of the wilderness. Pagka doon sila tumakbo, mas madali sila mapapatay kasi hindi na sila solid eh. Ano ang mga kapatid? But before them is the Red Sea. Andun sila sa ganong katatayuan nang sabi ng Panginoon kay Moses, this is no more praying time. Wherefore criest thou unto me? Kasi nananalangin yung leader, anong gagawin ko? Okay? O tigil na muna pananalangin. Uutusan kita, sabihin mo sa kanila, go forward. What? Go forward? Red Sea yan eh. Red Sea yan eh. Hindi ba alam ng Diyos sa sinapagawa niya sa kanyang bayan? Sa buhay, sa pananampalataya, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, I don't want my people to go backward. I want them to go forward. Sabi dito, they went backward and not forward. Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin, ha? I'm just expounding the scripture and I am your loving pastor. Kamusta ka na, kapatid? Kamusta ka na po? Kamusta ang paglilingkod mo? Kamusta ang lakad mo sa pananampalataya? Dati soul winner ka, soul winner ka pa ba? Dati nagbabasa ka ng Bible. Nagbabasa ka pa ba ng Bible the way you used to read your Bible? Nananalangin ka dati. O ngayon, nasa iyo na ang lahat. Tingin mo may pera ka na. Nananalangin ka pa ba? Nagpipreach ka dati. Ngayon ba makakapag-preach ka pa gaya ng dati? Kamusta ka na, kapatid?
huwag po kayong magdamdam sa aking pananalita. Sabi ng Bible, evil heart, ang konsekwensya niyan will lead you backward and not forward. Walang problema sa Panginoon, walang problema sa pastor. Kung nasasaktan ka, because an evil heart will lead a person backward and not forward. Di ba noon nagtuturo ka na be loyal to the man of God kahit na barumbado? Ako nga, hindi barumbado. Pero ikaw, tarantado. Ba't nagkabaliktad ata tayo? Verse 25. Since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt, unto when? Unto this day, I have even sent unto you all my servants the prophets. Ano sabi dyan? Daily rising up early and sending them. Nagpadala ako ng mga messenger sa inyo, mga prophets. Aagap nga nilang gumising. At siguro nasa, wala pa kayo sa affairs sa field. Nasa bahay nyo pa kayo. Narinig nyo na yung mga salita ko through the prophets. Because they are what? Rising early. And I send them. At sabi ng Bible, verse 26, yet they hearken not unto me. Sa umaga, kapag ka meron kang unang narinig na balita, wala ka pang ibang narinig na balita, kundi yun eh. Wala ka pang ibang option eh. Wala ka pang ibang choice. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya nga sabi ng Panginoon, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Yun day doon, first hour of the morning. Na kung saan, pag narinig mo ang salita ng Diyos, wala ka pang ibang naririnig, wala ka bang ibang option. Hindi kagaya nung kapag ka marami ka nang napanood na at narinig na balita, marami ka na, alin na totoo dito? Sabi ng Bible, early riser, early preacher, wala ka pang iba napapakinggan, kundi ako muna, sabi ng Panginoon, yet they hearken not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck, and did worse than their fathers. Tingnan niyo mga kapatid ha, hindi nagbago ang Panginoon ha, ganun pa rin ang kanyang ginagawa, nagpapadala siya ng mga mangaral sa Old Testament prophets. Pero makikita natin yung mga magulang ng mga lumabas from Egypt, ang sabi ng Bible, ay mga nangamatay sa ilang. Hindi nakapasok sa promised land. Gamitin natin ang Bible logic. Yung mga pinagpapatay na mga magulang nila sa ilang, ang kinakausap ngayon yung mga anak, eh, mas masahol pa kayo sa tatay nyo. Kung yung mga tatay nyo pinagpapatay ko, ano mangyayari sa inyo? Sagot. Kung gagayahin kaya tayo ng mga anak natin, sa pananampalatayang ipinapakita nyo sa Panginoon ngayon at nakikita ko, matutuwa kaya tayo? Sa magiging takbo ng mga iglesia ng Panginoon? Nasaan ang miyembro ng pamilya natin? Today is the Lord's Day. Alam niyo mga kapatid,
nandiyan pa lang sa katatayuan na yan ang inyong mga anak, wala na silang tamang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Maniwala kayo mga kapatid. Pabayaan nyo lang. Sige. Magalit ka na sa akin hanggang gusto mo. Bandang huli, alam ko ang mangyayari. At alam mo rin, patigasan ba tayo? Patigasan ba tayo? Yan ba gusto nyo? Hindi ako susuko sa inyo kasi alam ko Bible. Isa sa atin ang dapat bumigay. Pag bumigay ako, lahat tayo madidispalinghado. Pag hindi na ako nagturo ng ganito. Verse 27. Therefore, thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Bakit ganun ang sabi ni ng Panginoon kay Jeremiah? Eh, sa akin nga hindi nakinig. Sa'yo pa? Hello? Diba, tingin mo sa akin, tao lang, pastor dito, salita lang ni pastor yan. Mag-aral ka naman ng Bible mo, kapatid. Kung ito ay salita ko, o salita ito ng Panginoon. Kung babasahin ko lang naman, okay lang naman, pwede, pero maintindihan mo kaya nang hindi ko pinapaliwanag. Thou shalt call unto them, sabi ng Panginoon, but they will not answer thee. Hindi lang dahil ginawa na sa kanya, kundi God knows the heart of all people. He knows my heart. At hindi ako makakapagtago sa Panginoon. He knows your heart. And you cannot hide yourself from Him. Kasi kung nakinig lang tayo sa mga pangaral noon, wala naman tayong rough edges ngayon. Palagay mo, Sed. Kung noon pa tayo nagsusunuran, may rough edges kaya tayo ngayon? Palagay ko, wala tayong sawayan ngayon. Eh, no? Wala tayong isinasaayos. Oo, kasi ngayon nagsasaayos ako. Ang hirap ng trabaho ko, mga kapatid. Dapat nga, trabaho ko, mangaral lang. Pero ngayon, ikaw ang may gawa ng problema mo. Ako, damay ako eh. Sabi na isang pastor na kausap ko, Brad, pag nagdesisyon sila sa buhay nila, babayaan mo sa kanila, pero ako hindi. Hindi naman akong gumagawa ng pagpapasya sa sino man eh. Pero, mga kapatid naman, pahalagahan nyo naman ang opisina na meron ako. Pastor nyo ako, dapat malaman ko kung anong kapasyahan nyo. Naunawaan nyo mga kapatid, para maipanalangin naman kita. Hindi yung kikilos ka na wala akong panalangin. Naunawaan nyo mga kapatid, pagkatapos pagkasumala ka, babalik-balik ka sa akin, pagkatapos ihingi ka ng tulong. Pwede ko ba sabihin pagkadating ng araw na yun, bahala ka, decision mo yan, hindi mo na ako kasama dyan. May pastor na ganyan ang pamantayan. Pero ako, hindi kita matitiis. Parehas tayo mahihirapan. Kaya sinasabi ko, huwag tayo magsisihan. But thou shalt say unto them, this is a nation that obeyeth not the voice of the Lord, their God, nor receiveth what? Correction. Mga kapatid, pakiguhitan niyo to sa inyong Bible, please. Truth is perished and is cut off from their mouth. Alam ba ninyo na hindi lamang yung pagsunod nila sa mga utos ng Panginoon, kung hindi, mas mataas pa doon. Bakit merong ganong, if you love me, keep my commandments? Yan ang pinaghiwalayan namin ng isang magaling daw na counselor. Kasi sabi niya, one way ang relationship sa Panginoon. John 14:15, is that one way? In the Old Testament at saka, hindi, John
14:15 yan. So, in the Old Testament tsaka in the New Testament, is that one way? If you love me, ano sabi ng Bible? Keep my commandments. Kanya yung pag-ibig mo sa Panginoon, mapapatunayan mo sa pamamagitan ng ano? Pagsunod. Are you with me? At yung utos ng Panginoon, hindi pabigat. Protection niya yun kasi ayaw niya mapalayo tayo sa Kanya. Babalikan natin yung girdle. Pag yung girdle na pahiwalay sa loins, it will be rendered in no time good for nothing. Hindi one way. Noon, tsaka ngayon, hindi. Kanya yung pagsunod nila sa utos ng Panginoon, eh merong mas mataas na ano, na gustong i-accomplish ang Panginoon sa kanila. Kumbaga, merong underlying reason bakit merong ganon. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, through Israel, all the nations of the world get to know the Word of God. Eh, sabi ng Bible, sa inyo pa lang, hindi na nagpatuloy. The word of truth is what? Perished. Cut off from your mouths. Paano kayo makapagde-declare na ang Diyos merong banal na utos na dapat nating sundin? Eh, na-violate nyo nga eh. Makapagtuturo ka pa ba ng discipleship gayong alam mo na ikaw ay backslider? Hello? Kanya alam niyo mga kapatid, huwag natin talagang pahintulutan na masingitan tayo ng Diablo kasi habang tumatagal, ang nangyayari talaga niyan, hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin sapagkat ang pakiramdam mo, napakarumi mo na, marred linen girdle. Truth is perish and is cut off from their mouth. Oh, hindi natin natuloy ito noong last Tuesday, di ba? Sabi sa verse 29, cut off thine hair, O Jerusalem, referring to the southern tribe because that's the capital city, cast it away and take up what? Lamentation on high places, for the Lord hath rejected and forsaken the generation of his wrath. For the children of Judah have done evil in the sight, in my sight, saith the Lord. They have set their abominations in the house which is called by my name to pollute it. Ano sabi doon? Cut off thine hair. Ano ibig sabihin ng cut off thine hair? Ano bang ibig sabihin kapag ka ang isang lalaki at ang isang babae sa harapan ng Diyos ay kalbo? Bald hair. It's a shame. Para maintindihan nyo, what is a Nazarite? Samson was a Nazarite. Ang vow ni Samson, at least na magulang ni Samson, sapagkat dinedicate siya as a Nazarite, simula sa pagkasilang, hindi malalapatan ng gunting ang kanyang buhok. Kanya mahaba ang buhok ng isang Nazarite. Iba yung Nazarene sa Nazarite. Ang Nazarene is a native of Nazareth, pero yung Nazarite is a person dedicated to God and has a vow na hindi iinom ng strong drink, mabubuhay ng isang sanctified life. At ang isang sign ng outward sign ng isang Nazarite ay hindi nagupitan simula ng bata siya. Kanya nga nung gupitan ni Delilah si Samson,
di ba, na umalis sa kanya yung Holy Spirit, which is the sign of His covenant. Are you with me? Covenant yun eh, pagiging Nazarite. Ito, sabi ng Bible, cut off thine hair, O Jerusalem. Bakit ang Diyos ang nag-uutos na alisin o putulin nila ang kanilang buhok? Kasi sabi ng Panginoon, nauna kayong hindi sumunod, hindi ko na i-honor ang aking covenant with you. Pag nagalit kaya ng lubusan ng Panginoon sa atin, bagamat hindi mangyayari yan sa panahon natin ngayon, are you with me? Kasi, we are forever seated in the beloved. Pero, mga kapatid, sa New Testament, si Apostle Paul nagturo ng there is law of sowing and of course, hindi tayo mawawala sa Panginoon. Hindi na mawawala ang kaligtasan. Pero ang sinasabi ng Bible, there is a law of what? Sowing and reaping. Pakibukas nga sa Galatians chapter 6 and verse 7. Be not deceived. God is not mocked. Ang Diyos hindi nagpapabiro. Ang Diyos, kung ano yung sinabi niya, yun yun. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Pakituloy nga natin verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Verse 8, consider, anong tinanim mo? Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Oh. Verse 9, considering, nagtatanim ka in the Spirit. Are you with me? Gusto mong mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Pero ang maglilingkod sa Panginoon, di nyo ba napansin ang hirap? Mahirap. Kanya sabi ng Bible, let us not be weary. Huwag kang manghimagod. Iba yung napapagod sa nanghihimagod. Araw-araw tayong napapagod. Pero kinabukasan, babalik ka pa rin sa drating trabaho na nakapagpapagod sa'yo. Are you with me? Pero yung panghihimagod, ayaw mo nang mapagod. Ayaw mo nang gumawa ng dating ginagawa mo. Sabi ng Bible, let us not be weary in well, in doing well. Kanya kahit na yung paggawa ng mabuti, pagtugtog dyan, pag-awit dito, pagtuturo, lahat, everything, it's doing well, pero may pagkakataon na ang warning ng Bible, huwag kang manghimagod. Hindi naman napagod eh, nagsawa. At kapag nagsawa, meron kang ipinalit doon sa dati mong ginagawa. At yan ang kasalanan natin kapag ka ang kaaliwa natin, hindi na ang Panginoon. Eh, God is a jealous God. Eh, God is a jealous God. Kung talagang anak ka niya, aalisin niya yung nagpapasakit ng damdamin niya. Kasi tumalikod ka sa kanya at kung ano man yung cause ng pagtalikod mo sa iyo, na yun ang hinahabol mo, kukunin ng Panginoon, babalik ka rin sa kanya. Bakit hindi ka nalang magpatuloy sa kanya at alam mo naman na ibibigay rin naman ng Panginoon yung gusto mo? Bandang huli, magkakaunawaan din tayo mga kapatid kung hindi mo man ito maunawaan ngayon. Huwag kang magsawa. Hirap sa'yo, nagsawa ka eh. In well-doing, for in due season we shall reap, if we what? Faint not. Sige lang.
Gawa lang. O, balik tayo sa Jeremiah chapter 13. Sabi ko sa inyo, medyo inaano ko lang, nginunguya ko lang yung mga nabasa ko from 7 to 13 para maintindihan ninyo. Balik tayo sa parable of the linen girdle. Sabi ng Panginoon sa verse 11, "For as the girdle cleaveth to the loins of men, so have I caused to cleave unto me," what? "The whole house of Israel and the whole house of Judah." Divided, pero yun ang plano niya noong hindi pa sila nahahati. United nation or united kingdom, saith the Lord, that they might be what? Unto me for a people, for a name, and for a praise, and for a glory. But they would not hear. Kung yan nangyari sa Israel, pinili ng Panginoon in the Old Testament, what would happen to the members of the body of Christ who would not take heed to His word? Tayo ba ay pinangakuan ng Panginoon to live a lawless life? To live a life on our own? Magkanya-kanya tayo? Kung ano yung alam mong makakabuti sa iyo, yun ang gagawin mo? Dahil ang katwiran mo, buhay ko to, huwag mo akong pakialaman, Pastor. Hindi mo na ako nakikialam eh. Ako ay nangangaral at ang gusto ko lang sabihin, dapat makilala kita. Kung may plano ka sa buhay mo, dapat alam ko para maipag-pray ko man lang. Hindi yung pak! Nagkasalubong na lang tayo. Ha? May ganon? Ha? Kailan ka pa nagplano ng ganyan, kapatid? Magkasama tayo araw-araw. Gugulatin mo ako, meron ka palang plano? Mga kapatid, katraidura naman ata yan. Pastor mo ako. Yung plano ko sa susunod na linggo, alam nyo na ngayon pa lang eh. Mga kapatid naman, ano, parehas ba kayo? Fair ba kayo? Fair ba kayo? Hindi naman ako makikialam sa plano mo, malamang ko lang eh. Kasi paano ako mananalangin ng masama na ang loob ko? Mga kapatid, paano naman ako makakapanalangin ng may kagalakan na mabigat na ang kalooban ko? Para hindi ako makapagsalita ng mali sa Panginoon, iiwasan kitang ipanalangin. Yung bang gusto mo, iiwasan kitang ipanalangin kasi ayoko makapagsalita ng hindi mabuti sa harapan ng Panginoon. Kasi masama na loob ko eh. Pag dumarating ako ng bahay, may group chat tayo, nakikita nyo eh. We just got home. Walang traffic. We just got home at traffic. Mga kapatid, ganun lang naman kasimple. Ganun lang. Huwag natin pahirapin. Kasi pag nalaman ni Pastor, makikialam siya. Hindi po. Malamang ko lang para maipag-pray ko. Kesa yung nangyari na tsaka ako magpe-pray, ibang damdamin yun eh. Naintindihan niyo po ako, mga kapatid? Kung naintindihan niyo ako, sumagot naman kayo. O hindi niyo ako naintindihan? Naintindihan niyo ba ako? Pati kayo sumasagot, naintindihan niyo ba ako? Manalangin na kayo. And we have a prayer.